ba ng David versus Goliath? O kung paano tinibag ng batang-batang kandidato na si Vico Sotto ang tila isang matibay na pader? Nasa Biblia ang kwento ni David at Goliath kung paanong napatumba ng isang maliit na tao ang isang higante. Parang ganito raw ang nangyari sa siyudad ng Pasig. Vico! 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 Vico Mandaraya! Mandaraya si Vico! Gusto niyo ba iba naman? Yeah! Hindi po tapos ang laban. Vico! Vico! Kaya ano nangyari? Mandaraya! Nitong eleksyon 2019, nung talunin ng 29 anyos lang na si Vico Sotto, anak ni na Vic Sotto at Coney Reyes, ang incumbent mayor na si Bobby Eusebio, sa botong 206,751 versus 119,993 pabor kay Sotto. 6 minutes past 1 o'clock po ng May 14. Narito po tayo sa City Hall ng Pasig. Inaantay na lang po yung official proclamation kay Vico Sotto bilang the winning mayor dito ho sa Pasig. Tinalo niya po yung dating mayor na Eusebio. Hindi ho madaling naging laban ito kasi kung ilang termino na po na nakaupo ang mga Eusebio dito sa Pasig. Biglang nagpalakpakan, so mukhang ito na yung cue po, proclaim na sila. Congratulations. Thank you. Anong masasabi mo panalo na si Vico? I'm very happy for him because I know that's what he really worked for, that's what he really wanted. Trinay mo ba siyang pigilan? Because, you know, no. Politics, no. Talagang... I know my son. June 17, 1989, ipinanganak si Victor Maria Regis Sotto o Vico. Maliit pa lang daw, nagpakita na ito ng interes sa gobyerno. Kailan niya sinabi sa iyo na may plano pala siyang pumasok sa politika? Kasi alam ko lang, he has always wanted to work in government. Mm. Maliit pa siya. Ah, talaga? He always had an opinion about like when he watches you or other people do mga impeachment proceedings, mga ganyan. He would watch closely and have an opinion and he would even write about it in a school paper as a young boy. Interesado siya about things that are happening? Oh yeah, very. Not just had an opinion, he always wanted to help. Even as a little boy, he couldn't think for himself. Mm-hmm. But when he could think already, then I'd ask him what he wanted to do with little birthday parties in like orphanages. Sa gabay ni Connie, lumaki rin si Vico na malapit sa Diyos. What kind of a relationship do you have with your mom? Ayos naman ho. I grew up with my mom. Uh-huh. I love both of my parents, pero iba yung laki ko sa nanay. Tapos ng Political Science sa Ateneo de Manila University, meron ding Master's Degree in Public Management. Nung bata ako, mahihain talaga ako. Hanggang ngayon naman, pero ngayon hindi na masyado halata. Kasi syempre na nasanay ka na rin, na-practice ka na rin. Pero nung bata ako, talagang umiiyak ako. Pag gigigiyas, pinipilit ako ni mama. Diba, alam naman ng lahat, separated ang parents ko. Ang worry ni mama noon, baka mamaya pag tinatanggihan mo yung itbulaga, baka ako yung sisihin. Ganun yung lagi sinasabi ni mama. Baka hinaharangan daw niya or something. Ako, pero hindi niya talaga ako mapilit. Hilig din daw ni Vico ang basketball at komedyante rin katulad ng kanyang ama. Oy, oy, oy! Mana-mana sa tatay ko. Naging legislative staff officer siya sa Pasig at noong 2016, naluklok bilang pinakabatang konsehal ng lungsod. Sa kanyang termino, naipasa ni Vico ang FOI o Freedom of Information Bill sa Pasig o ang public disclosure ng mga pampublikong dokumento na ang layunin, labanan, ang korupsyon. Pasig City, ang kaisa-isang lungsod na meron ganitong FOI bill. You've gone through the worst. The worst is
over. Paano ba bungguin ang isang pader? Dapat po meron tayong hagdan. Anak ka nga ni Vic Sotto, no? But you know, it's funny, yeah. But I'm actually serious. Mm-hmm. As a young politician who refused to do things 100% the traditional politician or trap away, marami talaga nagsabi sa akin, "Naku, Vico, hindi gagana yan. Kailangan gawin mo to. Kailangan gawin mo yan." And I had to stick by my convictions and my principles, and it wasn't always easy. Gusto mong bumangga sa pader, may dalang hagdan. And what I mean to say is, we have to do things in contra-tempo. Do things in a way that they don't expect, do things in a non-conventional way. Mga ka-age group mo, turn off sa politics. Bakit politika ang napili mo? It's sad that a lot of good people, a lot of good young people with pure hearts and clean intentions, shy away from politics because of the system. Pero again, kung gusto natin na gumanda yung sistema na yun, hindi tayo pwede mag-shy away from it. Ako po, I've always wanted to work in government, Ms. Jessica. Not necessarily to be a politician, not necessarily to run. Pero gusto ko po talaga magtrabaho sa gobyerno. Your dad was in the campaign also ba? Yes, he's very... Seeking support for you. Very, very active in the campaign. Kasi ako po, from the start, sinabi ko, kahit na celebrities yung magulang ko, and yes, of course, we'll use that to our advantage. Sa politika, lahat gagamitin mo ng advantage. Bakit naman hindi, di ba? Yes, but I wanted to make sure that it didn't become a showbiz campaign. So I wanted to make sure that we ran a issue-based campaign. Empleyado ng City Hall, makipag-picture sa akin ngayon. Swerte po yun kung bukas may trabaho pa siya. Olay! Wala kaming entablado. Sound system namin, hindi nga masyadong maganda most of the time. Tumatayo lang kami, sumasampa kami sa isang pickup truck, nagsasalita. We deliver our message, talk about issues, talk about the platform. Guerrilla style yung exactly, campaign mo. Exactly, guerrilla style. Malapang ilaw, minsan napuputulan po. Gaya, ipakikilala ko lang sa'yo ang pambansang merienda. Eto, si Vico. Vico. Vico, si Yaya Dab. Pwede mong beso-beso, wala namang problem. 10 million peso question. May girlfriend ka na ba? Wala. Bakit? Siguro, I've been just so busy. Focused. With the campaign. So, Coney, ikaw na ang first lady ng Pasig. Nye? May ganun ba yun? Tutulong ako sa kanya as best as I can. Pagkatapos ng proklamasyon, nakapanayam ko ang ama ni Vico, si Bossing Vic Sotto. Bossing, ano hong pakiramdam na kayo ay ama ng isang mayor, batang-batang mayor, millennial mayor? Hindi ko pa maramdaman na may anak akong mayor eh. Very proud tatay. Bagong tawag sa inyo, Bossing ni Mayor. In-expect nyo ba na papasok sa politika si Vico? Yes. Not necessarily politika, but I know sa gobyerno. Kasi maliit pang bata yan, talagang interesado na sa government eh. Pag tinanong mo sa kanya, anong gusto mong maging? Gusto kong magtrabaho sa gobyerno. Pambihira yun, ha? Baka nasa dugo nyo kasi di ba yung lolo nyo? Ay, wala ka sa lolo ko. Hindi yung joke yun kasi may lolo kayong... Oo, yung original na Vicente Sotto, yun yung lolo namin na taga Cebu, who became a senator. Nung sinabi niya ho na tatakbo siya for mayor, ano hong reaction niyo? Ninervyos ako. Nervyos na hindi takot ah, kasi I don't know, I had mixed emotions at that time when my phone rang and sabi niya, "Pa, takbo na ako." Nakatatakbo sa circle. I was asking Vico, sumama mag-re-election as a councilor. Sabi niya, pag nag-re-election ako ng councilor, ganun pa rin ang mangyayari sa akin. So ano plano mo? I will run for mayor. Siguro 2 days before the deadline, tumawag siya sa akin. Sabi niya, "Pa, takbo na ako." Mayor, medyo matagal yung sige ko. Medyo tumagal yung S. Sige, support na kita. Excuse me, may boyfriend ako. Sorry. Ano yun? Delikado kayo ngayon sa... Ay! Yan yung anak ko! Huy! Pero kayo rin ho daw, nasangkot, di ba, yung Itbulaga? Ni ayaw kayong pag all for one, one for all in sa pero buong Pasig. Bawal. Because hindi kami mabigyan ng permit. Ever since he ran for councilor, hindi na kami nakapasok ng Pasig. I don't know, siguro meron silang kakaibang nararamdaman. At ito na siguro yung nararamdaman nila na makakapagtapos ng dynasty sa Pasig. Kapag mayor na si Vic Sotto, palit na ang Itbulaga dito.
Every time I go up on stage or every time I talk, yun yung isa sa mga binabanggit ko. Sa mga taga-Pasig, pag mayor na si Vico, balik na ang Itbulaga. Talagang sigawan yun, buong barangay sigawan yun. Pagdating ng May 14, sabi ko, pwede na tayo makakain ulit ng Vico. Ang pangalawang maganda mangyayari kapag mayor na si Vico Sotto, pwede na kayo ulit kumain ng Vico! Akala ko nga joke lang, pero nung bumaba na ako, karamihan ng mga nagsasabi sa akin, totoo po yun. Sa palengke, may tindahan ako ng ano, sabi niya, nagbebenta ako ng mga kakanin, yung Vico nasa ilalim. Kasi katunog ng Vico, yung Vico. Pero totoo bang sa kainitan ng kampanya sa Pasig, may mga bagay na ipinagbawal? Katulad ng pagbebenta raw ng kakaning Vico na katunog ng pangalan ni Vico. Nagtanong-tanong kami. Bawal daw sa palengke, bawal daw magtinda ng Vico. Pinagbawal yung Vico kasi nagsisigaw yung si Manang, Vico kayo dyan, Vico kayo dyan. Nagtitinda ng Vico eh. Yun, pinagbawal dito. Ba't lang Vico dito sa Pasig? Hindi naman po. Hindi ko nga po alam yun eh. Nagugulat nga po ako eh. Araw-araw kami may panindang Vico. Wala man lang nagbawal sa amin kahit sino. Hiningan namin ng panig ang mga Eusebio tungkol dito. Pero tumanggi sila. Gayunman, balak pa rin daw nilang iprotesta ang pagkapanalo ni Vico. Hindi ko tinatanggap ang resulta dahil alam ng tao kung sino ang nanalo. Alam ng tao rin kung sino yung binoto nila. Dahil gusto natin marinig talaga yung boses ng tao na hindi po tapos ang laban. Well, I think it's time to transcend petty politics. Yun yung nakita ko ang politika sa Pasig. Maliliit at walang kwentang bagay. Pinapatulan pa. Ngayon na panalo na, tapos na ang eleksyon, mag-focus na tayo sa pag-gobyerno. Anong pakiramdam that you won? I feel good. Tired, but also very excited. Yung laban naman po na ito, hindi po ito para sa isang posisyon. Dahil hindi ko ambition maging mayor. It's just a title for me. Pero ang pangarap ko po ay maging instrumento ng papakilala ng magandang pagbabago sa aming lungsod. Millennial Mayor, yan ang tawag kay Vico Sotto. Batang-bata, ang mga katulad niya kaya ang tutupad sa pagbabagong inaasam-asam ng marami. Panalo ba ang istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS.